What's up mga kabakyard? What's up men sa lahat ng mga kabakyard ko dyan? Great morning. Dito ulit tayo sa channel ko sa GG Official TV. At tulad ng sinabi ko mga kabakyard ay pag-usapan natin muli yung ating content tungkol sa ating mga alagang manok. So ngayon mga kabakyard, ang topic natin ngayon ay ano ba yung dapat ipakain sa mga stag o sa mga 4 months na manok. Kasi karamihan sa mga customer ko, bumibili sila ng mga Enerton, Platinum, conditioner. Tapos, tinatanong ko sila kung saan nila ipapakain. Sabi nila sa mga tandang ilang edad na. Ayan. So, minsan sinasabi nila 4 na buwan pa lang yung manok nila. So, mga stag. Karamihan, mga bata, mga kabakyard. So, maganda to dahil bibigyan ko kayo ng konting initial na kaalaman na yung tamang pakain para at least mahabol natin yung development ng muscle ng ating mga alaga. Kasi kung hindi natin mapapakain ng husto, ng sapat yung ating mga alaga na stag, ay hindi po mauhubog yung tunay na katawan niyan. So hindi nyo po mapapalabas yung tunay na pangangatawan ng inyong mga alaga kahit napakagandang lahi pa yan o kahit galing pa yan sa mga malalaking farm. Okay, so ngayon simulan natin mga kabakyard. So ngayon mga kabakyard, ito yung mas maganda ipakain natin sa mga 4 months old. So hindi tayo nag-endorso mga kabakyard, disclaimer lang. Hindi tayo nag-endorso ng mga brand ng mga feeds para ipakita dito sa ating channel. Kundi magbibigay lang po tayo ng konting tips, konting kalaman sa mga newbie, sa mga nagsisimula sa pagsasabong. So ito mga kabakyard yung dapat nating ipakain sa ating patuka. Sa ating mga manok na 4 months yan. So ito mga kabakyard, Integra 3000 yan. So 35 pesos ang bentahan ko rito kasi medyo nasa malayong probinsya tayo mga kabakyard, at maraming transportation ang pinagdaanan ng ating mga paninda bago nakarating dito. So yun, ito yung ipapakain natin mga kabakyard sa 4 na buwan pataas. So pag umabot na po siya ng 6 months, 7 months, so doon lang tayo magbabago. Depende sa hubog ng katawan ng ating mga manok na gusto natin. Okay, so ang pinaka maganda, ito po yung ipapakain natin. So nagsisimula tayo magpakain na to 3 months. Sa akin lang mga kabakyard, 3 months itong pinapakain natin. Ganito lang, wala nang halo. So meron din tayong ibang brand mga kabakyard. So dito sa tindahan ko, so ito, itong stag developer. So itong stag developer mga kabakyard ay pang 4 na buwan talaga to. So nakalagay naman dito mga kabakyard, 4 plus 80 grams to 100 grams. Yan. Sa bawat isang piraso ng ating mga alagang manok. Okay. So 4 months, kaya may sabing plus. Kasi 4 months up mga kabakyard. So mas maganda na de-develop yung muscle development. Feeder quality, yan yung buhok niya. Mas sumaganda yung tubo ng kanyang mga buhok. Ayan, saka yung sharp eye sign. Yan. So pagka hindi po natin napakain ng magagandang quality feeds yung ating mga manok, kahit magandang lahi pa yan, hindi po lalabas yung talagang ganda ng inyong mga alaga. So ito rin mga kabakyard, stag developer. Ito yung ipapakain natin sa 3 months. No, may nakalagay naman dito, indication. So ito mga kabakyard, so nagsisimula siya sa 1 to 2 months, no? So 1 to 2 months, so ipapakain natin. So pagka 2 months na, 3 months na, dito na tayo sa pellet. So halos pare-paras lang din naman sila ng content ng nilalaman. Kung ano yung nilalaman nito, ganun din yung nilalaman yan. So magkakaiba lang sila ng form.
kung ito na form siya na parang pellet. So ito yung katulad ng pellet na ganito. Ito pa yung tinatawag nilang pellet, ibig sabihin bubuo. So ito naman po yung crumble, no? So yung mas pino pa. So pagdating dito sa Integra 3000, sa Integra, dito tayo sa Integra 2000 kasi crumble pag 1 month to 2 months. Ayan mga backyard. So yan po yung tamang pagkain sa mga stock natin. So iwasan po muna natin magbigay ng mga grains. No, iwasan muna natin magbigay ng mga grains kasi dyan nagkakaroon ng hindi magandang panunaw o nagkakaroon ng problema dun sa kanilang panunaw. So hindi po nababagay sa kanila to kasi hindi pa sila dumadaan sa pre-con o sa conditioning. So maintenance din po ito para sa mga broodstock, para sa mga matatanda na, sa mga 1 year ganyan, para mapanatili po yung gaan at ganda ng katawan. So magaan lang kasi kung idedire-diretso mo naman itong pellet, kung idedire-diretso mo naman itong pellet hanggang sa pagtanda niya, ang kakalabasan po ng manok nyo ay pangkatay. Mataba, no? Mataba siya. So yun mga kabakyard, napakaikli lang yung video na ating ginawa ngayong araw na to. Ay tungkol lamang po doon. So may mga napapansin po kasi ako mga comment. Ano ba yung mga magandang patuka, ganyan-ganyan. So nagbigay po tayo ng konting tips, no? Hindi naman siya totally na napakagandang information, pero may maitutulong po yan sa mga nagtatanong. At kung ikaw ay bago, ay meron ka pong idea na ipapakain sa inyong alaga. Kasi yun, tulad na sinabi ko, pagka hindi po maganda yung pinapakain natin sa ating mga stag, hindi po naayon sa kanilang edad, ang kakalabasan po ng mga manok nyo ay pangkatay. Kasi hindi po na-develop yung mga muscle nila, hindi po lumabas yung tunay nilang katawan. Kasi pagka bumili po tayo ng mga manok sa farm, napakamahal. Tapos ang ipapakain lang natin, mali-mali. So iba-iba. So hindi natin mapapalabas yung ganda ng ating manok. So dyan din nagkakaroon ng mababang immune system sa mga maling pakain. Madaling kapitan ng sakit yan. Number one yan kung napapansin nyo. Pero kung tama po yung mga pinapakain nyo at namamonitor nyo lagi yung inyong manok, na alagaan nyo ng gusto, magiging maganda po yung kakalabasan ng inyong mga manok. So yun lang mga kabakyard, napakaikling kwento sa ngayon at maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa ating channel. At kung ikaw ay bago at gusto mo yung mga content na katulad nito, ng video na pinaggagawa natin mga dito sa channel natin, ay mag-comment ka naman sa baba kung ano yung pwede mong itanong mga kabakyard. At mag-subscribe ka, pindutin na rin yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng video na i-upload natin. So, bye-bye. Sarap. Pusit. Gusto ba backyard? Sarap. Sariwa. Yummy.